Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat and nandito po tayo ngayon para ikabit yung spring cushion or power cushion buffer ng AMT. And tingnan po natin kung gaano siya kahirap ikabit and actually first time ko siyang ilagay and hindi ko pa alam kung paano. Tara at alamin natin. Yun, una kailangan nating tanggalin yung jack na nandito sa may loob kasi kailangan natin iangat yung ating sa likuran ng parte ng ating sasakyan. So sa nakikita nyo dito, kailangan na nating ipasok yung jack doon sa may slit sa nakikita nyo dyan. Yan kasi yan. So yan, ito na, nakaangat na yung ating sasakyan sa likuran. So tingnan natin yung coil natin. Yan yung coil. So dyan natin ipapasok yung cushion natin. So kailangan natin ng cable ties. Siguro mga tatlong cable ties per coil. Ayan na siya. Medyo mahirap ilagay. Pero sa tingin ko, kasyang kasya. Ayan, nandyan na siya. Mahirap siyang ikabit, no? So tinanggal ko yung gulong para at least magkaroon ako ng space dito para makita siya. At maganda din pala na maglalagay tayo ng degreaser or something pang padulas para maikabit natin siya ng mabilis. Kasi pag wala talagang pang padulas, masikip talaga. Siyempre. So, yan. Andiyan na siya. So, kailangan lang natin lagyan ng cable tie para ma-secure natin siya na hindi siya bababa. Ayan. Yan na, guys. Ito na yung pangalawang cushion buffer natin. By the way guys, ito pala ay type B. So ito, ayan, naikabit na natin. So kailangan lang talaga medyo madulas ng konti at iikot-ikutin mo lang siya pataas pababa at papasok naman siya. So madali lang pala siya, pero mas madali pa talaga kapag nakatanggal yung gulong dito. Ayan, so lalagyan na natin ng cable tie para ma-secure po siya. Sige, lagyan na natin. Ayan na, naka-secure na siya. Nilagyan ko lang ng tatlong cable tie sa magkabilang dulo at sa gitna. Siguro hindi na naman siya matatanggal niyan. So, siguro check na lang paminsan. Okay, sige. Ibabalik ko na yung gulong and then i-test drive natin kung tumigas ba or ganun pa rin yung kanyang comfort with this coil cushion. Okay, sige. Okay, ito na. I-test drive na natin kung maganda ba yung yung resulta. May humps. Okay naman. Wala namang problema. So, ulit may humps ulit. Parang ayos na ayos. Dati kasi pag medyo matarik yung humps, sumasayad yung likod ni expander. Pero ngayon pakiramdam ko parang tumaas talaga. Syempre yung compression niya, yung height niya tumaas dahil dun sa cushion. So ito, may humps ulit. Yan. Oh, ayos. Ayos na ayos. Ayan, wala na yung tunog. So hindi pala yun kanina dahil doon sa cushion. Akala ko sa friction ng coil and yung rubber. But then hindi pala. Hindi pala maayos yung pagkakalagay ko ng jack sa likod.
ayun, so parang so far okay naman siya. Wala naman akong nakikitang problema. So ito ulit, may humps ulit. Medyo matarik ng konti. Ulit. Yan, sige, tinawan natin. Oh, wala, parang smooth na smooth. So, okay guys, maganda. So far ngayon maganda. So, sana tumagal at